Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, natitipon po tayo sa araw na ito sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila na walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog ng magpapasariwa sa Israel. At mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo. At hahalimuya gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga.
Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang babagsik, ganito ang wika sa aming narinig. Mabigat kong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Niligtas kita nang ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinugunding kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paliglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bansang Israel. Sa lalong mabuting bunga nitong trigo at siyang sa iyong ipapakain ko. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Aling utos po ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba.
Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang naghangas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po tayong nagninilay at inihahanda ang ating sarili ngayong panahon ng Kwaresma. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, merong pinapaalala sa atin ang Panginoong Jesus, ang pinakamahalagang utos. Habang pinagninilayan ko po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito, natanong ko po sa aking sarili, ano nga po ba ang nagpapakristyano sa isang kristyano? Bakit nga ba tayo tinawag na kristyano? Bakit nga ba tayo tinawag na katoliko? Bakit nga ba tayo tinawag na deboto ng Poong Jesus Nazareno? Marahil meron kayong kanya-kanyang mga sagot. Sasabihin ng ilan, kristyano ako kasi nabinyagan ako. Kristyano ako kasi lagi akong nagdadasal. Deboto ako ng Poong Jesus Nazareno kasi tuwing Biyernes, walang mintis, pumupunta ako sa simbahan ng Quiapo upang magbigay pugay sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Marami tayong mga dahilan. Pero isang paalala sa atin na ang nagpapakristyano sa atin bilang isang kristyano ay ang kakayanan nating umibig at magmahal. Katoliko ka, kristyano ka, deboto ka ng mahal na Poong Jesus Nazareno dahil kaya mong umibig, kaya mong magmahal. Iyan ang tanong ng eskriba sa Panginoon, ano po ang pinakamahalagang utos? Ang sabi ni Jesus, dalawa, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, dapat mahal mo ang Diyos. Kapag ikaw ay Kristiyano at deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, dapat marunong ka ring magmahal ng kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang mahal na Poong Jesus Nazareno, pero hindi ka naman marunong makipagkapwa tao. Hindi ka naman maawain sa kapwa. Puno ka naman ng galit at puot sa iyong kapwa. At hindi mo rin naman pwedeng sabihin na mahal mo ang iyong kapwa, pero wala ka namang pagpapakita ng oras at panahon upang ipakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Mga kapatid, ang panawagan sa atin, maging mapagmahal. At tandaan natin sa pagmamahal, bilang isang Kristiyano, wala itong pinipili. Kung paano natin mahalin ng Diyos, kung paano natin mahalin ng Poong Jesus Nazareno, ganun din dapat natin mahalin ang ating kapwa.
dahil ang pagmamahal natin sa ating kapwa, sumasalamin kung paano din nating minamahal ang poong Jesus Nazareno. Pakitandaan ho yun, ha? Ang pagmamahal sa ating kapwa, sumasalamin sa pagmamahal natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya kapag gumagawa tayo ng masama sa kapwa, para na rin tayong gumagawa ng masama sa harapan ng Diyos. Sa pagmamahal, wala itong pinipili. Sa umiibig, wala itong pinipili. Dahil ang panawagan bilang isang Kristiyano, Katoliko at deboto ay umibig. Kaya mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano, hindi lamang yan pangalan. Hindi lamang yan estado ng buhay, kundi ang pagiging isang Kristiyano at deboto, pinangangatawanan dahil marunong umibig kagaya ng poong Jesus Nazareno. Sa bandang dulo ng ating Ebanghelyo, nakita ni Jesus kung paano naintindihan ng eskriba yung kanyang paliwanag. Kaya ano ang panawagan ni Jesus doon sa eskriba? Malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Dahil ang taong marunong umibig at magmahal, ang kanyang patutunguhan, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Isang lugar na puno ng pag-ibig. Kaya nga, magandang tingnan din yung kanya-kanya nating mga bahay eh. Kung ang bahay ba natin puno ng pag-ibig at pagmamahal, nangangahulugan na buhay doon ang kaharian ng Diyos. Kung nasaan ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, buhay ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, nawa sa ating mga puso nagmumula ang kaharian ng Diyos. Magmumula lamang ito sa ating mga puso kung ang ating mga puso ay puno ng pag-ibig at may kakayanang magmahal na walang pinipili. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na ang bawat isa sa atin ay maging kagaya niya na laging nagbibigay ng sarili dahil lagi din at buong-buo din ang pagmamahal sa atin at walang iba kundi sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawi ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating panalangin, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao na may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda,
Naway magkaroon tayo na higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw na Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa na walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain namin ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamauwain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po ang iyong
buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Bayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa pamamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. O Jesus Nazareno, kayo'y buti mo. Sa patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at kadamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh.